Magandang araw mga kaibigan. Nasa episode 4 na tayo ng ating series. Recap ko lang ang mga nangyari. Ang ginawa ng grupo ni LGMA ay ganun pa din, naghunting pa rin sila ng looters just to level up. The random encounters will not be shown here kasi nga mga small parties lang sila ng mga looters. Pero sige, subukan natin in this episode. Hanap tayo ng grupo ng mga looters na at least same size natin. Pero ang talagang target natin sa episode na ito ay ang makakita tayo ng Sea Raiders Camp o ang Sea Raiders Group. Okay, let's continue. Ito, nag-level up na ang iba nating mga companions, si Mira. Bale, ang gagawin natin sa kanya, hanapin natin kung saan siya magaling. Magaling siya sa first aid. Tsaka sa train. Ang base attribute ng first aid ay intelligence. So, ang gagawin natin, magdagdag tayo sa intelligence. Hindi pa available ang first aid. So, ang pindutin muna natin ay ang wound treatment at ang surgery. Tapos, increase natin ang one-handed weapon niya. Then, okay na tayo. Let me see your equipment. Very well. Oh, wala naman pwede sa kanya. So, alis na tayo dito. Okay. Deja vu naman ang kausapin natin. What can you tell me about your skill? Ayan. Bali, malakas siya sa agility dahil nga siya ay isang archer. Malakas siya sa spotting at pathfinding. Ayan. Yan dalawa na yan. Intelligent ang basic attribute niyan. So, dagdagan natin. Magdagdag tayo sa 100 weapon niya. Okay. Dahil sa okay na siya, power strike tayo. Yan. Okay, done. Ayan. Level up din tayo. Level up natin yung character natin, si EGMA. So, ang gagawin natin, agility ang most probably na dadagdagan natin. Kasi nga kailangan natin, ang skill na kailangan natin ay ang athletics para bumilis tayong tumakbo kung sakaling mamatay yung kabayo natin. 100 weapon ulit. Crossbow. Yan. Remaining sa 200 weapon. Okay. Ang mission natin nung nakaraan ay ang paghuli sa isang tao sa Biojeg. Tingnan natin siya. Looted pa rin ang village ng Biojeg. So, maghanap pa rin tayo ng looters. Yun, may nakita tayo dito. Eto, may nakita tayong looters. Nahabol niya isang village farmers. 14 lang ang bilang nila. Pero sige, sayang din ang opportunity. Habulin natin. Yan, may mga caravan. Pumunta siya sa forested area. Medyo mahirap dito kasi uneven ang terrain. Pero sige, andito na tayo. Nako, night battle pa mangyayari siguro. Ayan, at least masubukan natin yung night battle. Okay. Let's charge the enemy. Yan. Renown natin ay 4 kapag ka naging tagumpay tayo sa labanan na to. So, yan. Okay. Sige, i-charge na natin. Total na, andito na rin sila. Ayan, mga nakakabayo sila. Buti na lang, stop ng mga tropa natin. Yan. O, sige. Okay. Yan. Bali, malakas na tayo ngayon kasi nag-level up na rin tayo. Medyo competitive na tayo. Yun, may namamana. Okay. Saan na ba sila? Aba! O, yun lang. Napakabilis na nangyari. Panalo tayo. Good. Meron tayong mga nakuhang loots. Okay. Sige, tuloy natin ang plan natin. Kahit gabi, maghanap tayo ng Raiders, Sea Raiders, o kaya bandits.
Gabi na. Hindi natin lalo sila makikita. Ito, may nakita na naman tayo ang grupo ng looters. 13 lang ang bilang nila, pero by this time, meron silang prisoner. So, sige, subukan natin. Okay, let's charge this enemy. Yan. O, sige. Mauna na muna ako sa inyo. O, dito muna yung mga support natin. Ang papasugurin lang natin ay yung infantry natin. Yan. Uneven ang terrain, kaya medyo mahirap pagka naka horseback. Yan. Yan, nabawasan ko na. Isa pa. Bale, ang gagawin ko lang dito, eh, try nating i-trim out yung kanilang numbers para pagdating ng ating infantry. Ang problema lang, tinatamaan tayo ng mga binabato nila sa atin. Yan, medyo mataas na rin siguro ang ating armor at ang ating iron flesh. Kaya medyo konti na lang ang bawas sa atin ng mga binabato nila. Andiyan na yung mga infantry natin. Sige, even na ang laban. Yan. Oh, hindi ko inabot. Ito sa'yo. Ito, ito. Umaakyat. Pagka nga pala uphill, medyo hirap din ang mga naka-horseback. Kasi hindi sila talaga design para sa kabayo. Ito, habulin natin sa isa na to. Patay. Bah, buhay pa. Sige, ito sa'yo. Ako. Hindi ko talaga tamaan ah. Yan. O, patay na. Last enemy na pala yun. Panalo tayo. Yan. Manhunter. Meron tayong cavalry. Pero, 9 dinars ang kanilang bayad. So, hindi siguro natin sila muna i-hire. Kasi nga, tataas ang weekly cost natin sa tropa. Okay. Yan. Siguro hanap tayo ng pinakamalapit na city para maibenta natin yung mga na-loot natin para hindi tayo masyadong loaded. At meron pang space ang inventory natin. Yan. O teka, may looters. 13. Sige, subukan natin to. Kasi nga, kailangan natin mag-ipon para makabili tayo ng magandang armor. At maganda rin silang training para sa party natin. Yan. Abutan natin yan. Sige. Okay. Yan, charge natin ulit tong enemy na to. Are you ready, troops? Follow me! Okay, andun sila. Bali, ganito lang ang gagawin natin hanggang sa mag-level up tayo. Kasi dadating yung time, malalakas na mga kalaban natin. At kapag low level tayo, madali lang tayo matatalo. So yan, tignan natin. Ang unahin natin yung mga nakatalikod. Yan. Sige, ikutan lang natin sila habang hinihintay natin yung mga infantry natin na pasugod. Yan. Ito, mga range groups nila. Unahin natin yan. Okay, dyan na sila. Yan, tulungan natin. Yan. Ito. Tumatakbo. Patay. Yan, medyo na-upgrow na natin ang looters. Oh, hindi pa pala tapos. Ngayon, tapos na. Okay. Okay yan, tuloy tayo sa D-Rim. Magbenta na tayo ng loots. Wala na mga kalaban. Sige, diretso tayo. Marketplace. Sige, bili tayo ng pagkain din. Yan. Dapat may variety rin ng pagkain natin para iba't iba ang moral na nakukuha natin. Salamat. Armor. Maghanap tayo ng armor. Medyo mahal pa rin siya. Hindi pa rin natin sila afford. Sige, hanap pa tayo. Ito sana yung crude scale armor, pero
3,000. Sige, next time na lang. Okay. Okay, back to hunting tayo ng mga raiders. San kaya? Ito, meron tayong nakita. Teka, ano to? Excuse me, Captain. Yan, may pinapaliwanag sa atin si Lesalit tungkol sa mga soldiers. Ano kaya ito? Yan. Kinampihan daw ni Mira ang mga soldiers na pinapagalitan niya, kaya medyo napahiya siya. I don't have time for this, so please don't bother me. Yan, suplado lang ang dating natin. Sige, tuloy natin paghabol dito sa looters. 14. Yan, sa bridge. Okay. Surrender or die. Okay. Wala tayong makukuhang renown dito, pero sige, andito na tayo. Tuloy na natin. Subukan natin naman ang naglalakad. Yan, dito kayo. Sa likod ko kayo. Yan, ako ang leader nyo. Sunod lang. Yan, subukan natin kung kaya natin to. Kailangan din kasi natin mag-practice sa pagganto dahil may mga mission tayo sa kung saan hindi natin magagamit yung kabayo. Patay. Sa mukhang tama. Namamato ka pa ah. Oh, ito, saksakin kita. Ito pa. Yan, ako, tatlo sila. Tulungan niyo ako mga kasama. Yan. Okay, ito. Oh, naku, narangan. Yan, patay. Panalo. Okay. Yan ay tsura ko pag hindi nakakabayo. Okay, let's continue. Okay. Hanap-hanap ulit tayo ng mga raiders, tsaka looters. So, ito. Naririnig nyo ba yun? Pagka naririnig nyo yun, ibig sabihin may mas malapit na naglalabanan. Ito, caravan versus looters. Ayos, 39. Yan. Teka muna. Ito, may kinukwento na naman tong si Lesalit. Tungkol sa Esmeralda. Ito, pinapaliwanag niya tungkol sa mga troops ng iba't ibang bayan. I-post nyo to mga kaibigan, tapos basahin nyo kasi importante to. Tungkol to sa mga strength at weaknesses ng mga troops. So, important talaga siya. Ito, dito, pinapaliwanag niya naman ang isang ideal company niya kung siya ay magbubuo ng isang army. Sinasabi dito na Rodox ang spear, Nord ang footman, sa planks, Kergit scout, tapos Rodian lancer, at saka Saranid Malmukes to finish them off. Okay. Okay. Tuloy tayo dito. Tulungan natin yung mga caravan. Rush to aid the caravan. Okay. Let's aid them. Yan, madami tayo. At isa pa, meron na tayong cavalry. Mga caravan horsemen sila. O, dito muna tayo. Dito tayo sa uphill. Tingnan natin kung ano ang tactics ng kalaban. Cavalry, dito kayo. Sa likod muna kayo. Okay. Saan na ba sila? Ayan, malapit na sila. Naka-ready na ang infantry natin. Sige, lapitan ko lang. I-reconnaissance ko. Yan. Madami. Kasi nga, 39 sila. Kung tayo lang, di natin ito kakayanin siguro. O, mahihirapan tayo. Ayan. Bali. Unahin natin ang mga nakatalikod. Iwasan natin yung may mga pole. May mga spear. Kasi, mahaba ang reach nila. Ayan, no? Tinatamaan nila tayo. Ito, nag-iisa. Patay. Yan, hindi lang bato ang binabato nila, kundi spear, kaya medyo malakas ang bawas. Ingat tayo dyan.
Aray, tinamaan ng kabayo ko. Yan. Sige, sumugod na kayo. Okay, yung kabayo, dito. Para pagka may mga nagre-retreat, madali nilang mahabol. Yan, patay na naman ang isa. Ito pa. Oh. Isa pa! Tinamaan niya tayo na. Okay, tulungan natin ito isang nakakabayo. Naku, fall! Okay. Sige. Cavalry, charge na. Total, naka-disperse na sila. Patay. Ito, may nakatayo lang dito. Ah, namamana. Yan. Kalat na ang troops ko. Ang daming patay. Teka. Habulin natin to. Patay na naman. Sana makakuha tayo ng magandang armor ngayon. At least madami sila. Madami ang chance. Patay. Oh. Isa na to sa mga major battles natin so far, kasi nga usually mga 14 to 15 na members lang na kakalaban natin. Now it's 39. So meron tayo isang wounded. Ang alay natin na caravan ay isa din. Thank you for your help, sir. You save our lives out there. Okay. Yan. Unfortunately, wala tayong nakuhang maganda-gandang armor doon at saka weapon. So, back to hunting na naman tayo. San kaya? Sana makahanap na tayo ng mas malaking grupo na may magandang armor. Maganda sana kung si Raider. Yan, sino ba to? Kausapin natin to. Si Boyar Doru ng Kingdom of Bajers. Sige, kausapin natin. Tanong natin kung may kailangan siya. My name is Iljemacer. So yan, nagpakilala siya. Yan, di niya raw ako narinig. Okay, do you have task for me? Ah, yan, kinukuha niya tayo mercenary. Pero siguro hindi tayo interesado sa ngayon dahil ang gusto sana nating samahan ay ang Kingdom of Nords. So sige, paalam muna. Eto, may Jarl. Puntahan natin. Si Jarl Aydin. At your service, sir. Yan. Oh, hindi daw tayo gentle bird. Ah. Yan, ito ang hinihintay natin. So, mercenary tayo muna. Join tayo sa Kingdom of Nords. Perfect. Okay. Your enemy is my enemy. Yan, may pera na tayo. Now, I suggest you prepare for a serious campaign. Train and equip your soldiers as best as you can. Okay, anything else? Yan, meron pinapadala sa ating sulat. Sige, subukan natin. 30 days pa naman, kaya kayang-kaya natin to. Nudar Castle. Yan, hanapin natin ang Nudar Castle. Okay. Nudar Castle. Show location. Ayun, malapit lang pala. So, ito ang next mission natin. Para masubukan naman natin kung paano maging isang katero. Okay? Yan, naabot na tayo ng umaga. Nudar Castle, ito na tayo. Okay, go to the Lord's Hall. Yan, hanapin na natin siya dito. Ito, mayroong mga nag-uusap-usap dito. Yun, si Jarl Nudar. Sige, kausapin natin. We meet again, Iljimei. I bring a message from Jarl Aydin. Oh, let me see that. Yan, natuwa siya sa atin. Oh, dumami ang relationship natin sa kanila. Yan ang gusto natin. You have a task for me? Ayun, sa kasamang palad, wala. Kausapin natin to, si Lady Ellie. Yan, tanong din natin kung meron siyang quest sa atin. Ayan. Is there anything I can help you with? Wala din. So, alis tayo. Ito, kausapin natin si Jarl Gundur. Do you have a task for me? Ayan,
Kaso, gusto niya kaguluhan. Eh, medyo peaceful tayo muna ngayon. So, I must beg my leave. Okay? Siguro, dito na natatapos muna ang episode na ito. Until next time, mga kaibigan. Thank you! Salamat!